Hello mga kachofam! Welcome back to our channel! Help me! For today's vlog ay mag-unbox tayo nitong mga pinabili natin online. Mga kailangan ng mga bata sa school kasi next week, pasukan na talaga. Pasukan na. O, katatapos pa lang, noong Monday, graduation. Tapos, next week, pasukan na ulit. Si Robin ay grade 1 na. Si Yejon, kinder. Ay, kinder na si Yejon. Kaya, sila? Ay, Luna, Joseo. Wihume, it's a story ka. Gumit gusto mag-ano kaya lang gusto niya buksan kaya lang yung gunting para delikado kay Yejon magalaw. Aba. Ujo si Be. Ayan. Wow. Tara. Silawa. Okay, ito na ito yung ano dito sa Korea hindi pinapasok yung sapatos sa classroom. Yung Luna! Sapatos na suot na sa labas, hindi pinapasok sa loob. Kailangan ng sapatos panloob. Ayan. Binilan ko si Yejo ng sapatos panloob. Meron siya. Kaya lang parang maliit na. Ano yung size noon? 150. Eh, ito. 160. Abay ko buhaya. Para ano? Maliit na yung kanyang spider. Wow! Ayan, binuksan na ni Undit. Jump ka muna. Eto. Ano na, piste ba yun? Naduke, yoro. Ito naman si Undit, binilan ko. Binilan sa sapatos. Tsaga mo, malamig daw sabi ni Yejon kasi nagaling sa labas. Tsaga mo? Sa pag-deliver, malamig pa. Kuya to. O, yung testay mo. Tsaga mo? Ano? Test na bayo. Ayan. Mabilis lang lumaki yung paa ni Umbit. Kaya yung sapatos niya, kaagad, maliit kaagad. Kaya sabi ko, bili na naman. Yung asawa ko, reklamo na naman. Sabi ko, pasukan. At kailangan talaga may may gamit siyempre, di ba? Pasukan. Ito naman yung kanyang ayan. Wow! There's no one pizza! Ito. Unicorn! Ito naman yung sapatos ni Yumbit sa panloob. Dito pala, yung klase ay yung start ng school year, nag-uumpisa siya ng first week ng March. So, Monday, March 4, umpisa na ng klase. Tapos, meron silang merong summer vacation for 2 weeks yata. May summer vacation, may winter vacation, then 2 weeks din yata. Ganun. Parang 2 weeks din. Yung tapos ng school year ay February. So, parang yung pahinga dito, kunti lang talaga yung bakasyon nila dito. Yung klase ay nag-uumpisa ng alas 9. Tapos, magtatapos yung klase nila Unbit kasi grade 1 siya. Alauna 50 yata yun. Alauna 40. Tapos na yung kanilang klase. Pero, i-register namin siya sa may after class pa na parang yung tawag nila. Pagkatapos ng klase nila, lilipat sila ng ibang room doon sa room na yon at saka may teacher doon na magbabantay sa kanila. Minsan, magbabasa sila ng aklat. Meron din silang program doon na susundin kung paano nila babantayan at igagayin, matuturuan yung mga bata sa after class nila. Hindi pa kami bumili ng lahat na kailangan talaga sa school kasi sabi nila, yung mga gamit sa school daw ay, yung iba ay provided ng school. Kagaya ng colored paper, notebook, ganun. Parang provided ng school yon yung color pencils. Pero may mga kailangan din na bilhin yung magulang. Pero, malalaman pa namin kung ano yung bibili namin
sa Monday. Kasi dito, sa first day ng klase nila, yung mga grade 1, meron silang entrance ceremony. Yung wini-welcome talaga yung mga mag-grade 1. Pati sila, yung mag-kinder, kasali na rin sila sa entrance ceremony. Parang i-welcome sila at saka may orientation na rin. Sabi ng mga ibang Pinay na parents din ng elementary, yung sa first day of class daw, yung sa entrance ceremony, doon daw binibigay ng teacher yung lista na mga dapat bibigyan ng magulang. Kaya doon pa namin malalaman kung ano yung kailangan namin bilhin. Pero ito, doon sa booklet na binigay nila nung nag-enroll kami, ganyan bit, nakalagay doon na kailangan ng pencil case. Kaya pinili ko na. Pencil case. Sabi naman ng iba, depende kasi sa school, may ibinibigay na daw na pencil case na mga gamit sa ibang school. Depende naman sa school. Pero binilang ko lang. Ayan. Ay, kuyo. Palaki pala itong Palaki pala yung Bumili ako ng... Ito. Ito. Ito naman yung nalagyan ng yung sapatos, limbit, at saka payong. Ganun. Ito yung niya. Ano pala ito? Ang maganda yung kala ko So ito ilalagay na lahat. Saka lang pala ito. So hindi talaga busy mag-ano. Ikakabit lang itong design. Lalagyan niya lang ito ng sapatos. Payong, sapatos, panloob, ganun. At saka, kung ano pang ilalagay. Yung kanyang backpack talaga, nakabili na kami dati. Ayun na, meron na. Kaya, eto na lang yung binili ko. Busy talaga si Umbit. Gusto talaga ang reklamo yung asawa ko sa gastos naman. Kasi, ito. Bumili ako ng eraser. Isa ito sa nakalagay doon sa booklet na binigay sa amin na kailangan ng eraser daw. So, dito, pag bumibili ng gamit, hindi isahan kundi sila, parang yan, box talaga. Hindi isa-isa. At saka dito, kailangan yung mga gamit ay may pangalan lahat. Kasi, yun ang sabi ng teacher. Para walang ulo, walang away-away kapag ano ko yan? Dalawa yung binili kong sapatos sa kanila. Sabi niya, meron pa daw. Dalawa yung sapatos. Kasi, dalawa lang nga sa kanya Yung iba kasi araw-araw nagbabago din yung sapatos dito. Pagmayaman lang yun. Hindi namin carry. Ayan, sapat na yung dalawa. At ito naman kay Yeto. Yes po daw! Lalakad ko. Diba? Ayan! Tanmata! Tanmata! Ito, binigap si Yeto. Tabong din mo. Tabong din yung kinusta. Isa lang alam yung pinanong ko kasi tipid tayo kasi asawa natin talagang tipid tayo kasi kulang sa budget. Hindi napansin ng budget na bumili ako neto name speaker. Yan, pangalan para lahat ng gamit, sabi ng teacher, lahat ng gamit ay lagyan ng pangalan. Yung mga uso dito, kailangan naka sticker pa, hindi ka sa atin na susulatan nila ng pangalan. Dito, meron pa talagang nakaganito. Kaya, bumili na rin ito. Tapos, sulatan ko na lang. Yung iba, bukas pa yung dati. Pati yung bag ni Yejun, huli na yung bag ni Yejun kasi iniisip ko kung bibili ng bag niya o hindi. Kasi, doon sa dati niyang school ay libre yung bag. Kasi yung bag may pangalan.
yung dati nilang bag, lumipat siya ng school. Kasi nga, paglipat ni Undit doon sa elementary, lipat din doon si Yejun. Hindi ko alam kung magbibigay ng bag doon. Hindi ko alam kung magbibigay ng bag doon. Kasi nga may pangalan. Eh, sabi ko sa asawa ko, kailangan bilhan. Bilhan para ano, shift din meron. Kasi, sabi naman ng asawa ko, yung gamitin daw yung bag nila sa dating school nila. Ano route yun? Bakit hindi gamitin? Sabi ng asawa ko. Sabi ko, yung pangalan yun. Eh, ano naman daw kung may pangalan? Wala talaga kung ano. Sa asawa ko, wala akong masabi. Kasi talaga, infection ko lang talaga siya. Kasi, nahirap nga naman. Nahirap yung budget ngayon. Lalo na kag ano, umuwi ng Pinas. Sabi niya, zero balance tayo. Hindi na. Ayaw niyang bumili ng kung ano-ano. So, hanggang dito na lang mga ka-chofap yung vlog natin ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood at kita-kits tayo sa susunod na video. God bless!